Hello, what's up mga sangkay? Alamin po natin ngayon ang nagpapatuloy na kaguluhan po mga sangkay doon po sa Israel. So ito nga mga sangkay, nagpapatuloy po ang malaking gulo ngayon doon sa Israel dahil nga po sa ginagawa ngayon ng kanilang gobyerno na reforma. Ngayon mga sangkay, alamin po natin kung ano na nga ba ang situation doon ngayon sa bansang ito. Ito po ang balita. Dahil nga po, isa po ito sa mahalagang bansa sa buong mundo, ang Israel. Dahil para po sa atin, mga sangkay, ito po yung tinatawag na bayan ng Diyos, di ba? Sa Biblia. Thousands of Israelis are up in arms against the government plans to give lawmakers more control over the judicial system. Yan. Ang isa sa sinasabi nila dito mga sangkay, yung unang matatapakan ay yung Supreme Court. Dito po sa ginagawang pagre-reforma pagdating po sa judiciary. President Isaac Herzog's alternative changes have been rejected by Prime Minister Benjamin Netanyahu. The president has warned that Israel is at a turning point and the country may even witness a civil war. And it looks like his call is proving to be rather prophetic as settlers are attacking the demonstrators. Protesters across Israel are reporting that men with hammers and people throwing firecrackers. Grabe. So, ang nangyayari pala ngayon mga sangkay, hindi na po yung tipong normal na pagpoprotesta. Meron na pong ano dito, dahas na nagaganap. Laban po sa ano, I think kasi sabi dito nagkakaroon po ng parang papalapit na sa civil war. Pag sinabing civil war, mga sangkay, malala po itong sitwasyon. So, ang pagkakaalam ko, kapag ka magkaroon po ng civil war na ganyan, kailangan po ng presidente na mag-declare o mataas na opisyal, mag-declare ng martial law para po makontrol ang ganitong klaseng problema. So, ayan po, nakikita po natin, right until now, okay, until today, yan po yung ganap doon po sa Israel. Napakarami pong tao, mga sangkay, ang talagang nag-iipon-ipon. I don't know, may mga sinasabi na malaki po ang involvement dito ng Amerika, but I don't know, mga sangkay, ano nga ba ang nangyayari? So, well anyway, bago po tayo magpatuloy, mga sangkay, i-check nyo po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe sa ating channel o hindi pa. At kung hindi pa, please subscribe. Okay, napakadali lamang po niyan. I-check nyo lamang po sa ibaba. Sa baba, mga sangkay, may makikita kayong subscribe. So, ang inyo lamang pong gagawin, pindutin nyo yung subscribe sa baba ng video na to. Tapos, katabi po nun, mayroong bell. Pindutin nyo rin po yun. Tapos, may lalabas, mamimili ka sa option, may all po doon, pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, ngayon din mga sangkay, gawin nyo, subscribe, click the bell, tapos pindutin nyo yung all. Okay ba yun? So, mga sangkay, ito na, magpatuloy na po tayo. Para lagi kayo ma-update dito dahil nga po dito mga sangkay, hindi lamang po sa Pilipinas na mga balita yung ginagawa natin. Pang buong mundo na kailangan din po nating malaman mga sangkay. So ito, check na po natin itong nangyayari doon sa Israel. Many demonstrators also reported a number of attacks by taxi drivers. The Israeli government says the reforms are crucial. The government has been citing an imbalance that has given judges too much power. Yun, yung sinasabi nila. Ang itong reforma na gagawin nila, nagbibigay po ng mas kapangyarihan sa mga judges kesa raw umano sa Supreme Court nila. I don't know kung ano yung ano dito mga sangkay, pero ito po yung lumalabas sa report. The elected representatives. Critics, notably on the right, have argued that Israel's top court judges have exceeded their authority on many occasions. The Netanyahu government wants to implement an override clause. Alam nyo, ang pinoprotektahan nila dito mga sangkay is yung democracy na mayroon sila. Ayon po sa report, itong mga taong na nasa kakalsadahan, ang inaalala po nila yung democracy na mayroon sila na matatapakan. So, mga sangkay, ayon po sa kanila, sa Middle East, tanging Israel lamang po ang talagang yumayakap sa demokrasya. While ang ibang mga bansa dyan, alam nyo naman na mga sangkay kung ano po ang kanilang sistema.
Pero dito sa Israel, iyon po yung kinakatakot nila. Baka mamaya bigla daw pong iba na to. Kasi ayun nga po dito, aapakan na raw po yung Supreme Court at mawawalan na o mas mapapahina ang kanilang kapangyarihan. It would allow Parliament or the Knesset to overrule some Supreme Court decisions with the support of 61 lawmakers in the 120... Yan o, makikita nyo, basahin nyo na lang. Protesters, future of democracy is at stake. Yan po talaga yung sinasabi po nila mga sangkay na ang democracy umano ay talagang parang in the future, baka bigla na lamang po maglaho doon sa Israel. Remember? Legislature, the government sees it as refusal by leftists. Ayan, makikita nyo mga sangkay. Kaya nga ano na to eh. Sinasabi po ng iba na nagkakaroon na po ng clash ang authorities and these people na kumukontra nga po dito sa ginagawa po ng gobyerno ng Israel. Opponents to accept the results of last November's election. The protesters say the future of Israeli democracy itself is at stake if the government succeeds in pushing through its plans. For more on this, let's now go across to our correspondent Jody Cohen. Jody, the coalition has delayed the judicial reform. All the judicial reform bills except one. Is this a sign that the protests are beginning to have a strong impact? And okay, dinilay umano yung reform, mga sangkay na ginagawa nila. So dahil po sa naglabasa na po yung mga tao, ayon po sa report, dinilay nila ang pagpapasa sa reforma. Okay, yun po ang nangyayari. So ang tanong dito, ito ba ay pagpapakita ng sign na ang ginagawa ng masses ng mga tao doon sa Israel ay nagkakaroon po ng bunga at ito po ay nagkakaroon ng malaking impact sa kanilang gobyerno na mas naririnig ang kanilang boses? How serious are these instances of the various attacks that have been reported across the country? Hi, Nair. So yes, this is the first amendments that we've seen to the coalition's judicial reform proposals. Just to sum up what's happened, the coalition has postponed all of the bills except one to mid-April. So that's a one-month break. And the coalition is now saying to the opposition, let's use this time to negotiate and talk. Mm-hmm. There's one bill that is still in progress, and that's the Judicial Appointments Bill. Now, that's been amended. The original bill had effectively meant that all judicial appointments would be under political control. Under the new proposals, a coalition would have control of the first two appointments to the Supreme Court during its government. But after that, it would need to seek a broader support, like a consensus candidate. Now, Yair Lapid... So, yan po, mga sangay. Makikita nyo rin po sa video kung ano na po ang nangyayari. Talagang ano na, pumapasok na po dito ang otoridad nila at talagang may mga binibit-bit na. So ito po yung nagaganap doon ngayon sa Israel dahil nga po sa reforma na ginagawa nila na sinasabi nga po na ang demokrasya nila ay talagang hihina na dahil sa plano nila na pahinain po ang kapangyarihan ng Supreme Court. The head of the opposition was quick to take to Twitter this morning and reject the new proposals. He said that this is still a hostile political takeover of the judicial system. And in debates, we've heard also members of the right wing also reject the amended bill, saying that this is a surrender to the left. Now, protesters, I think, will be seeing the amendment and the delay. May ganun din pala sa, ano, sa Israel, yung mga kamakaliwang grupo. Yan po yung ano eh. Yan po yung nababanggit nila diyan, mga sangkay. So, parang sa Pilipinas, ang malala lamang po kasi talaga sa Pilipinas. Alam nyo, kahit wala namang katuturan, yung kahit walang katuturan, magrarally, magpo-protesta, Diyos mio, ginagawa po nilang trabaho yung pagpo-protesta. As a positive sign that while they might not agree with the content of the amended proposal, they will see this as a sign that the protests are having an impact. And we've seen 11 weeks... Okay, yun na nga po. Ang sabi po dito, mga sangkay, bago po tayo magtapos,
ang protesta na nagaganap, ang kaguluhan na nagaganap doon sa Israel, na yung mga tao ay naglalabasan po sa kanilang tahanan, sa kanilang mga trabaho, alam ko 11 days daw po gagawin yan eh. Nagkakaroon daw po ng malaking impact. So ngayon mga sangkay, itong pagre-reforma na ginagawa nila, eh nagkakaroon po ng problema. At ngayon mga sangkay, di ko alam kung matutuloy pa, abangan po natin yung balita. Dahil ito na nga, naumpisa na po ng mga tao sa Israel. So, tingnan po natin. Ang Israel po kasi, isa sa mahalagang bansa pagdating po sa Biblia, di ba? Sa mga Kristiyano dyan, alam na alam po natin ang Israel. Sila po yung sinasabing bayan ng Diyos. Kaya naman, kapag nagkakaroon po ng kaguluhan sa kanilang bansa o kung anumang nangyayari, naaalarma po tayo. Hala, baka ito na yung sinasabi ng Bible. So, abangan po natin yung mga susunod na balita. Anyway, ano pong inyong komento, i-comment nyo lamang po sa ibaba. At ngayon, iniimbitahan ko ang bawat isa sa inyo. Naku, parami po tayo ng parami dito. I-subscribe nyo na ang Sangkay Revelation ngayon din. Dahil nga po, ito yung aking isang YouTube channel kung saan dito po ako nag-upload ng mga content na documentary style na ang pinag-uusapan po ang mga misteryosong nangyayari dito sa ating mundo na ikinokonekta ko kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Kaya naman mga sangkay, subscribe ngayon din. Hanapin nyo lamang po ito, i-type nyo lang Sangkay Revelation. Pag nakita nyo na, i-subscribe, i-click ang bell at i-all nyo. Ganun lamang po kasimple. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone again. Sangkay Revelation ngayon na. Okay?